Yun mga kamba, welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ay mga kamba kung papaano magpauso sa isang lugar. Magkamba. Bago lahat, shoutout muna kay Kasapi, kay Spider Channel PH, kay Big Dish Spider, kay Amazing Spider. Yung mga ibang nag-i-spider dyan, medyo tahimik na. Kasi nahalata ko mga kamba, itong mga vlogger ng mga spider. Lalo na yung mga baguhan na kagaya natin. Wala namang kasing kita mga kagamba sa pagbablog ng gagamba. Halos sa wala. As in wala talaga. Kung gumagastos ka sa mga ginagamit mong gagamba pamblog, baka mas malaki pa yung gastos mo kaysa kita mo. Yun ang katotohanan mga gagamba. Ilan lang yung tao na kumita sa pagbablog ng gagamba. Pero sa akin, kung ako tatanungin nyo, buti na lang mababa lang ang puhunan ko sa gagamba. Kaya kahit papaano, hindi ako masyadong gumagastos pagdating sa gagamba. Kaya saka isa pa, yung mga upload natin dyan, may pangit, may maganda. Kasi gusto ko makatotohanan lahat yung mga ipinapakita nating laban. Hindi yung puro lang maganda, puro lang magandang laban. Hindi dapat ganun. So kung tayo, totoo tayo, papakita rin natin yung pangit na laban. So may mag-comment dyan na walang kwintang laban. Talagang walang kwintang laban talaga yun. Kasi nga, ang sa akin, papakita ko sa inyo walang kwinta at saka may kwinta. Yan. So ngayon na pag-usapan natin, kailan ba ay paano ba tayo magpapauso? Paano mag-uuso? Mayroon din namang sa isang lugar, hindi mo na kailangan magpauso dahil uso na. Gawa nung may nagtitinda dyan na nakakarito na may sisiyo na pabalik-balik doon sa lugar mo. So, isang linggo pabalik-balik hanggang sa nag-uso, hanggang sa nakita mo uso na. Yun. Wala kang hirap. Hindi kagaya sa akin o kaya sa aking experience o sa aking kaalaman na kailangan mo talagang magsakripisyo, mamuhunan para mag-uso. Yan mga gagamba. Ngayon, kung ikaw ay mas marunong sa akin at mas marami kang kaalaman, comment ka dyan para makatulong ka rin. Ganun lang mga gamba. Or i-vlog mo rin sa Facebook kung paano ka magpauso o gaano ka kagaling. Pakita mo mas magaling ka sa akin. Ganun. So, hindi ko kinukundi na kung may mas magaling pa sa akin. Ha? Papasalamat tayo. At least mayroon pang mas magaling sa atin at mas maraming kaalaman. Kasi, naalala ko, may nagsabi kasi dyan na kunti pa lang daw alam ko sa gagamba. So, pasalamat tayo. At sinabi niya, kunti pa lang daw alam ko sa gagamba. Salamat sa'yo. Shout out sa'yo. Tinatanong ko yung samo niya, napunta sa panlaban yung usapan. Sabi niya, wala. Kunti pa lang daw alam ko sa gagamba. Salamat sa'yo, ah. Hindi ko na maalala yung pangalan, no. Ayun, sa isang lugar, kagaya sabi ko dun sa isang vlog ko na, dalawang beses lang magpapauso sa isang lugar, gamba, sa isang taon. Hindi pwedeng at saka may technique paano magpauso pag hindi pauso. Ngayon, kung uso na dyan sa lugar mo, kaya sabi ko nga sa inyo, may nagtitinda ng mga sisiw dyan na nagbibintar ng gagamba at uso na, pasalamat ka, uso na agad. Hindi ka na maghihirap. Pero ito, ganito ang technique mga gamba, pag hindi uso at gusto mo magpauso, lalo kung maraming bata, sa umpisa pa lang, sa una pa lang, mag-uuso naman yan eh. Pag alam nilang may panindang ang gagamba, mag-uuso yan, pero matagal. Abuti ng araw o linggo. Pero, doon sa technique na sasabihin ko sa inyo, ora mismo kinumagahan, uso na. Yan, mga gagamba, ha? Para napakasarap pakigan, ano? Saka, sarap, parang asarap magpauso. Yan, ganito ang ginagawa ko. Kung nakikita nyo dyan yung mga video ko na namimigay akong gagamba, yun, kasama yun sa pagpapauso mga gamba. Halimbawa, nagtitipid ka ha. Nabili mo ng 4 yung ano, yung isang kaha na Tagalog, halimbawa, o Tanggal, na Bisaya. Pipiliin mo yung kulangan, yung maliliit na mga 20 piraso. Tapos may lalagyanan ka. Mga ganito. Malalagyanan, yung mga pambata na lalagyanan, yung 5-5 ang bintahan ha. Puula lang naman nun 3. Ngayon, kailangan tatawag ka ng bata. Yung bata na galagala dyan, huwag yung bata na malinis na ano ha, yung hindi lumalabas ng bata, ay ng bahay. Tawagin mo yung bata na gala.
Kita mo naman, nakapaayan na ano, madungis. Bigyan mo yan ng gagamba. Yeah, yan ang teknik dyan. Kasi yan, kung saan saan nakakarating yan. Bigyan mo ng lagyan, bigyan mo ng gagamba. Kahit isa lang. Tapos sabi mo sa kanya, magtawag ka ng lima mong kasama. Bibigyan ko sila. Bibigyan kita ulit. Ayan, ang gagamba, di ba? Ganda, no? Mamaya, babalik ka agad yan. Dahil siyempre, gusto niya mabigyan mo siya ulit eh. Bibigyan mo na naman yung natawag niyang lima o mga sampung bata. Bigyan mo siya ulit. Tapos, bigyan mo yung limang bata. Kasama lalagyan. Takbo na naman yan. Sabi mo, magtawag pa kayo. Sabi niyo, namimigay ako ng gagamba. Takbo na naman yan. Pagbalik niya, may kasama ulit. So, hanggang 20 na piraso saka 20 na lalagyan. Sakripiso talaga mga gagamba. Pero, pagkatapos mo maibigay yon, babalik sila. Ay, sabihin mo, ano na, ubos na yung ipapamigay ko. Ito, may benta na ako. May pambinta ako rito. Gusto nyo. Pisa ka muna sa 5-5. Maglagay ka dyan ng 20 tigli-5. Yan. Mababawi mo rin naman yan eh. Huwag kayo kaagad na gusto nyo kumita agad. Kailangan, bigay ka muna. So, dudumugin ka ngayon. Dahil ipamalita, ay, namimigay dyan. Si Tatay Mindo, namimigay. Takbuhan ng bata ngayon. Sabi mo, ay, naubos na. Kanina pa yun. Eh di, hindi aalis yung mabata. Mamaya-maya, may dudukot na yan. May binibinta ka dyan tayo, meron. Tigli-5-5 lang muna. May 5, may 10. Yan ang ano, yan ang teknik mga gamba. So, on the spot, may bibili na. Kasi nga, ang bata, pag mga 10, 20 na yung may hawak na gagamba, naglalaban-laban yan sa mga sulok ng kalye. O gilid-gilid ng bahay. O lilim, no? Sa lalim ng puno. Nakikita ngayon ng ibang bata, uy, may naglalaro ng gagamba doon. May inggit yung bata. Sabi, saan yung kumuha niyan? Ayun, may namimigay doon. Saan? Punta mo. Sa time in doon, namimigay. Pupuntahin ngayon. Sabi mo, ay, ubos na. Pero may binibenta ko rito. Tiglima. Patingin. Papakita mo yun. Bibili na yan. Aalis yan. Biglang babalik. Bili. Mamaya, bibili na yan. Yung araw na yon, on the spot, makakabinta ka na. Yan ang teknik dyan, mga kamba. Para mabilis, mag-uso. And then, pag nakabinta ka dyan ng isang kaha, alam mo, malapit sa ospital o maraming bata sa ugar, o kahit 50 piraso na ibinta mo, bukas, sigurado putok yan. Basta nag-umpisa ka na umaga, hanggang hapon. O kaya, nagbinta ka na umaga, tanghali walang bata, balik ka ng hapon. Sa isang lugar, ha? Umaga, nagpauso ka, then nagbinta ka. Magdating ng tanghali, tumahimik, uwi ka muna, sabi mo, babalik ka mamayang hapon. Yun, na-inform mo lagi yung bata, sabi mo, babalik ako ng ganitong oras. Atayin ka nila noon, abangan ka. Ayun, makakabinta ka na. Yun, putok na kinumagahan. Makakabinta ka na, masaya na yung mga bata. Ganun makakamba ang teknik kung papaanong magpauso sa isang lugar. Sa mga susunod na episode natin mga kagamba, ang pag-usapan din natin ay yung gaano ba kadami dapat ang bibili mong gagamba pag nag-uso na. Yan. At yung technique na para makabinta ka agad or hindi ka agad malaos. Yan. Pag-usapan natin yan mga kagamba sa susunod na episode. So hanggang dito na lang mga kagamba. Sana may mga natutunan kayo ulit. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita, Tay Mindo. Like and share po. Bye!